kayo po ay bago sa aking channel, please like and subscribe, Tess Esteban, para po ma-notify ka sa lahat ng mga videos po na aking i-upload. Thank you! Hi guys! Gagawa po tayo ngayon ng tava. Okay, tava. It's a Greek dish. Ayan. So, ito yung mga ingredients. Onion. Na-chop ko na po yan. Red and white onion. Rice. And then, chicken. Chicken stock. So, nalagyan ko po siya ng malit na tubig. Cinnamon. Salt. Pepper. Tomato and can, at tomato paste. Yan. So, ihalo po natin ang fresh na rice. Ito po sa tapos sibuyas. Pagkatapos po niyan, okay, so yung rice po ay binabad ko po yan sa mainit na tubig. Okay, para madali na lang po siyang maluto. Kasi i-bake po natin siya. And then, after that, ilalagay natin yung chicken isa-isa. Wow! Fresh chicken po. Ganito yung style nila sa Greek. Tsaka natin ilagay ang tomato. Hahaluin po natin yan. So kapag nahalo niya na po, tsaka nyo ilagay yung chicken stock natin. Tapos hahaluin po ulit natin. Make sure na nahalo nyo siya ng maayos. Po natin lalagyan ng tomato paste. At least 1 tablespoon. And then ito po yung pepper natin. Tsaka natin hahaluin ulit. Ihalo po natin maigi. Ito maikalat. At syempre, hindi po mawawala ang main ingredients niya. Pinaka main ingredients na po ay ang cinnamon. Ayan, cinnamon. Depende na po sa dami ng paglagay nyo ng cinnamon kasi ito po yung pinaka main ingredients niya para po masarap siya. So, okay guys, ito na po ang ating tava. So, ang gagawin po natin ngayon, nahalo na natin lahat ng ingredients, nailagay na natin lahat ng ingredients dito sa pot. Ibibake po natin siya ng about 45 minutes. Yan. So, nakaready na po ang ating oven. 80 degrees to 45 minutes. Ayan. So, tatakpan po natin kapag inilagay po natin sa oven. Make sure din po guys na yung gagamitin nyo po na pot ay pwede po talaga na pangluto na pwede sa oven para po hindi masira yung ano ah, yung pot na gagamitin ninyo yung luto.
So ito po ay pwede siya sa oven. Kaya ready to go na siya. Tava ang tawag po dito. Guys, haluin lang po natin yung ating tava. So ito na po yung ating tava. So kailangan po yung maluto siya na parang kanin. Dapat maging dry siya. So kapag dry na siya, pag naluto na siya, wala na po yung sabaw niya. Luto na rin yung kanin. Luto na rin po ang chicken. Ganun po.